Hello guys. Okay, so welcome back sa channel natin LexPH. Okay. So for today's video guys, meron ako sa inyong ibabahaging isang gaming screen recorder. Sa mga naghahanap diyan ng screen recorder na pwede nyo gamitin guys kahit low-end device lang kayo. Ito guys, para sa inyo 'to, no. Okay. So yung i-share natin sa inyo guys na screen recorder, itong Vidma screen recorder. Okay? So maganda sa features nito guys kasi naka-pro version na po siya, no. So wala na pong ads or yung mga pop-up ads na lumalabas sa isang screen recorder gaya nito, no. And ang malupit nito guys, pwede kayong mag-record dito ng video ng hanggang naka 1080p quality resolution, no. Okay? Sa iba kasi hindi ako alam guys kung supported ba sa 1080p, no. Pero ito guys, naka-unlock na po yung 1080p na resolution niya, no. So malinaw yan guys kapag nag-record kayo ng 1080p, no. Okay, so yung gamit kasing screen recording natin ngayon is naka-built-in tayo sa Realme phone ko na screen recorder, no. So ito guys, tamang-tama to for gaming. And ang maganda nito, yung quality niya pwede nyo pong i-adjust. So ang maganda nito guys, para talaga ito sa pang-gaming, no. Okay. And naka-pro version na po siya or naka-unlock na yung premium na app niya. So wala na kayong babayaran ito guys kasi yung sa Play Store kasi normally hindi pa po yun naka-pro, no. So itong Vidma naka-pro version na po siya, no. So dito sa audio settings niya guys, meron po siyang internal audio, no. So halimbawa nagre-record kayo ng mga gameplay nyo sa Mobile Legends nang hindi naririnig yung boses nyo guys, pwede nyong ilagay lang sa internal audio, no. Pero kung gusto nyo mag-record na yung gameplay ng mga Mobile Legends nyo, maririnig siya and at the same time yung boses nyo, pwede nyong ilagay dito sa internal audio and microphone. Okay, kung gameplay lang naman yung i-record nyo guys na wala yung boses nyo, ilagay nyo lang siya sa internal, no. Okay, so itong internal audio niya guys, supported lang po siya sa mga naka Android 10 above, no. Kasi kung naka Android 9 ka pa lang, hindi po gagana sa inyo yung internal audio, no. So i-update nyo lang guys yung mga Android nyo. Kung naka Android 9 pa kayo, i-update nyo po siya from Android 9 to 10, no, para magamit nyo po yung internal audio niya dito na recording, no. Okay, so sa orientation, kapag gameplay yung nire-record nyo guys, ilagay nyo sa landscape, no, para maging 1280x720 po yung resolution niya. Okay, so kung sa tingin nyo guys maganda naman yung processor ng phone nyo or kung naka Snapdragon kayo, pwede nyo guys ilagay yan sa 1080p, no, kung hindi siya nagpi-frame drop. Kasi sa akin kasi itong phone ko naka MediaTek lang po ako, so minsan nagpi-frame drop siya kapag sinasagad ko yung resolution niya, no. Okay, so ito guys, tamang-tama to for low-end device dyan sa mga naghahanap ng screen recorder. And kung gusto nyo guys tanggalin to or i-hide yung floating button na to, ang gawin nyo, i-enable nyo lang yung kanyang hide floating window dito sa floating button settings, no, para hindi po siya makikita kapag nag-record kayo. Okay, then yung opacity niya pwede nyong i-adjust or palabuin nyo para hindi talaga siya makita, no. Okay, so sa timer niya 3 seconds lang yan dyan. Okay, so yung link pala nito guys, ilalagay ko dyan somewhere sa description or dyan sa comment section, ipipin ko po yung link nito. And ayun lang guys, at sana nagustuhan nyo itong video na to sa mga naghahanap dyan ng screen recording nila for gaming. And pwede nyo rin ito guys gamitin kung nagbablog kayo sa mga YouTube channel nyo or kung gusto nyo i-record na yung screen ng phone nyo. Ito guys, Vidma screen recorder. Highly recommended ko sa inyo ito, no, for low-end device. So ayun lang guys, and maraming salamat po. God bless.